Negros, aton pamatian ang aton pangbato, ang Tigre sang Norte, kagang masunod nga presidente sa bilog nga Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos! President Marcos, it is nice to meet you. Before you speak, President Marcos, the province of Negros Occidental would like to say a few words before you speak. Is that okay? All right. President, if you could just have your seat to give us a message. Aton palakpakan ang aton nga Vice Governor sang Negros Occidental, the Honorable Jeffrey Ferrer. Mayong gabi sa inyong atanan, sa mga pinalangga ko, diri sa Negros Occidental, kadiri sa Bacolod, amunan ni ang aton ginasuportahan ari diri subong sa inyong atubangan. Gapasalamat gid ako sang inyong nga dako nga suportar, kay kun wala kamo, ini nga okasyon, hindi gid matigayon. Subong man sa mga congressman nga ari diri, kag mga mayors nga nagsuporta sa Negros Occidental, pasalamat gi kita dako sa Ginoo nga gintagaan kita sa maayong atsimpo. Kag ini amo na ning ginahulat naton tanan nga maghambal ang aton nga kandidato, tapos na si Inday Sara for Vice President. Subong ang aton nga pinalangga nga main presidente sa Pilipinas, si BBM Bongbong Marcos. Dali lang gid. Antes kita pambalon aton pinalangga nga presidente, gapangabay magos ang inyo suportar sa mga senador nga ari dire. Amo ini amagat timbang sang iyang administrasyon sa iya ni Inday Sara kag iya ni Bongbong Marcos. Updan ta ni tanan, kabay pa nga mag dinalagon ang aton nga mga kandidato ari sa inyo atubangan. Kaina gaplanindog blaybo ko, gatulo ang luha ko, kay grabe nagkaraban kami na reach naton ang 70,000 o 80,000 ari dire. Pero ang dikto sa silay damo-damo, pag idikto hindi kami kagi, sila'y talisay kagdiri sa Bacolod. Kun ako pamangkuton, tapos na ang eleksyon. Pero hindi kamo mag-untat suportar sa aton kandidato. Sa inyo tanan, may God bless us all, mabuhay ang Uniteam. Pero may regalo ako sa aton nga mga kandidato, labi na gid sa aton presidente, sa vice presidente. Bagong bansa, bagong lahat.
Pasalamatan ko po ang ating buting Vice Governor na rockstar pala ito. Sa kanyang napakagandang pagpakilala at ang kanyang mas maganda pang kanta. Thank you very much, Vice Gov. At idadagdag ko na rin ang aking pasasalamat at pagbati sa inyo. At pagsasalamat sa inyo sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa amin ni Inday Sara at sa Unit Team. Nanggaling po kami, nag-motorcade kami, galing sa Silay, Talisay hanggang ngayon dito. At yung dapat na caravan, yung dapat na motorcade na 2 oras kalahati, naging 4 na oras at kalahati dahil naglabasan ng mga tao yung inyong mga kababayan ay napakabait at napakainit ang salubong sa amin sa Unit Team. Maraming maraming salamat po. Babatiin ko lang ang mga kongresista na nandito kasama natin sa entablado, Congresswoman Juliet Ferrer, of course, Congresswoman Marilu Arroyo, and Congressman Stephen Paduano. At lahat po sa inyo, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko po na marami sa inyo ay kanina pa nakita nang nandoon kami sa motorcade, nagpapadala ng picture kung nasan kayo, kung gano'n nakarami ang tao. At alam ko yung iba sa inyo matagal nag-antay, kaya salamat sa pasensya ninyo. Ngunit sa aking palagay ay ito ang inyong pahayag ng suporta sa adhikain ng Unit Team, ang hadikain ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipinas. Kami po ni Inday Sara at ang ating Unit Team ay umiikot mula po bago pa nagsimula ang campaign period. Kami po ay umiikot at isinisigaw na namin ang aming mensahe tungkol sa pagkakaisa. Ito po ay naging adhikain namin dahil sa aming palagay, ito ang tamang unang hakbang para tayo ay makabalik sa mas normal na buhay.
Marami po tayong gagawin. Kanina lang po, kausap ko yung ating mga sugar planters na napaka-importanteng bahagi ng agrikultura dito sa Negros Occidental. At aming napag-usapan, ano yung mga kailangan gawin? Ngunit po, hindi lamang agrikultura ang dapat natin tugunan. Kailangan po rin natin bigyan ng pagkakataon at tulong ang mga maliliit na negosyante para makabalik na sila at dahan-dahan magdagdag ng trabaho sa ekonomiya. Kailangan na nating ayusin ang ating healthcare. Nakita naman natin, nang dumating ang pandemya, hirap na hirap tayo, dagdagan po natin ang ating mga ospital, ibaba po natin ang serbisyo ng kalusugan sa taong bayan. Yung narinig na tuloy po natin ang ating infrastruktura, ibuhay po natin ang industriya ng turismo dahil magbibigay ng trabaho. Titignan po natin ang mga problema sa enerhiya. Ang dami pong kailangan gawin. At alam naman po natin, ang isang tao, kapag kahit na sila ba ay ang pinakamahusay at pinakamasipag na tao, siya'y isang tao lamang. Ngunit kapag ipinagsama-sama natin ang galing, ang husay, ang sipag ng bawat mamamayang Pilipino na kumakapit-bisi at humaharap sa lahat ng hamon na dumadating, napakatibay ng Republika ng Pilipinas, napakatibay ng mga Pilipino. Nasa kasaysayan po ng Pilipinas yung leksyon na yan. Dahil sa kasaysayan ng Pilipinas, lahat po ng dumating na krisis dito sa atin ay naharap natin at tayo ay nakaraos dahil ang mga Pilipino ay nagkaisa. Kaya naman po, maliwanag sa amin sa unity. At kaya naman tinawag na unity ito. Dahil unity ang aming adhikain. Pagkakaisa ang aming layunin. Yun po. At makita po natin, pag ulit nakita natin na nagsasabay at nagtutulungan ang mga Pilipino, malayo po ang idadating natin. Habang umiikot-ikot po kami, ay pinapalawak namin at pinapalaman namin sa lahat ng madla na ang adhikain ay ang pagkakaisa. Kaya naman po, napakaswerte ko. Dahil ako, sa lahat ng mga presidential candidate, ako na siguro ang pinakamapalad. Dahil ang sumama sa akin na maging vice president ko, maging partner ko dito sa aming ipinaglalaban na pagkakaisa ay yung pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang at bukod sa lahat, pinakamalalim na panindigan sa pagmamahal sa Pilipinas, si Mayor Inday Sara Duterte. Napakagandang simbolo po pati dahil ang isang nanggaling sa Norte at ang isang nanggaling sa Davao, sa Mindanao, na magkabilang dako ng Pilipinas ay maaring magsama at maaring magkaisa, maaring magkasundo sa layunin para sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino at pagpaganda ng ating minamahal na bayang Pilipinas. Siguro naman, kung maari na magkaroon ng tambalan ng Marcos at saka Duterte, maipapasama po natin ang buong Pilipinas. Maraming salamat po. Buong araw ganitong naranasan namin. Kaya't masasabi natin dito sa naging kampanyang ito,
Hindi siguro namin makakalimutan ang bisita namin dito sa Negros Occidental dahil sa inyo. At mabuhay po kayo. Ito po ay isang napakagandang halimbawa. Dahil po itong pinag-uusapan namin at ginagawang adhikain namin na pagkakaisa ay nararamdaman natin dumadami ang sumasama sa isang naging kilusan ng pagkakaisa. At kaya ko sinasabi na napakagandang halimbawa itong gabing ito dahil nakita na po natin ang dami na po natin nagsasama-sama, dahan-dahan natin ipagkakaisa Negros Occidental at ang buong Pilipinas. Ganyan na ganyan po ang aming pakiramdam. Kapag aming isinasabi yung aming naging kilusan ng pagkakaisa, ay naririnig namin ang tinig ng ating kapwa Pilipino na lumalakas hanggang ngayon ay sigaw na. At ang sigaw ng ating mga kababayan, pagka napapag-usapan at naririnig ang mensahe ng pagkakaisa, ang sigaw ng Pilipino ay kasama ako dyan sa kilusan na yan. Kasama ako dyan sa pagpaganda ng Pilipinas. Kasama ako sa kilusan ng pagkakaisa. Wag po nating makakalimutan itong gabing ito dito tayo sa Bacolod. Dahil itong gabing ito, dito nagsimula ang kilusan ng pagkakaisa sa Negros Occidental na dahang-dahang kakalat sa buong Region 6, 7, 8 at hanggang buong Pilipinas. Ipagpatuloy po natin ang ating sinimula ngayong gabi na ito. Huwag po natin titigilan ang trabaho na ipinaglalaban at isinisigaw ang ating kilusan ng pagkakaisa. At kagaya ng aking sinasabi, pagkasabay-sabay tayong humaharap sa kahit na anong hamon, kapag tayo ay nagtutulungan, kapag tayo ay nagmamahalan at nagiging makabayanihan, gaganda po ang ating buhay. Gaganda po ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. At dahan-dahan nating maaayos sa mga problema na dinala ng krisis ng pandemya, yung sakit, at ngayon kailangan nating harapin ang problema ng ekonomiya. Ngunit, malakas po ang loob ko sa galing at kakayahan ng Pilipino. At basta tayo ay magkaisa, lalampasan po natin yung ating ekonomiya bago ng pandemya. Ang nais namin gawin sa unit team ay dalhin ng Pilipinas na mas sikat pa sa pinanggalingan. At muli, tayo ay haharap sa buong mundo. At magmamalaki tayo at isisigaw natin, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Hindi po mahirap kausap ang ating mga kababayan. Dahil naunawaan agad kung gaano kahalaga ang pagkakaisa. Dahil naman, ang Pilipino ay mapagmahal. Ang Pilipino hindi naman palaaway.
ang habol lang ng Pilipino at hinahanap lamang ay magkatrabaho ulit. Magkaroon ng pera sa bulsa. Mapakain ang kanyang pamilya. Mapag-aral ang kanyang mga anak. At sana naman, mabigyan din ng mas magandang kinabukasan kesa sa pinanggalingan. Yun po, yung konting ginhawa na nais natin idulot sa isa't isa ay makakamtan lamang natin kapag tayo'y nagkaisa. Ngunit, pag tayo po ay pinagbuklod-buklod po ng lahat ng galing, lahat ng lakas, lahat ng tibay ng Pilipino. At yung pagmamahal ng Pilipino sa kapwa Pilipino at sa bansang Pilipinas, kapag po itong kilusan na ito ay maging matagumpay. At hindi ko po lamang pinag-uusapan ang tagumpay sa halalan sa darating na Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay, ang tagumpay ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Pag po tayo, pag naabot po natin yan, mararamdaman po natin, sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat po! Mabuhay ang Bacolod! Mabuhay ang Negros Occidental! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa liwat, aton palakpakan ang aton pinalangga na masunod na presidente, Ferdinand Bongbong Marcos! Right now, we would like to request, of course, our senatoriables together with our future Vice President, Mayor Inday Sara Duterte, together with our future President, we have Ferdinand Bongbong Marcos to join us here for our song. Senator Chico Estrada, Senator Mick Zubiri, Senator